Good morning, friends! Hello po! Welcome to our YouTube channel. Ngayon po, ituturo naman po natin o ipapaliwanag din po natin kung bakit nga ba gumagamit tayo ng spray gun sa paggugupit, sa pagkukulay, sa pagre-rebond, at sa pagre-relax, lalo na sa pagre-relax, di ba? May mga procedure din ako ng pagkukulot na gumamit ako ng spray gun. Okay? Lahat po yan ipapaliwanag natin kung bakit kailangan natin gamitin to, okay? At kung ano ba minsan yung nilalagay natin dito, tubig lang ba or may iba pa tayong hinahalo dito. Lahat po yan is matutunan nyo po ngayon. Panoorin nyo po hanggang doon ang video na to at sana makatulong sa inyo din. Don't forget po sa subscribe and click the bell button too, para ulit po kayo magiging notified nito ng mga bagong uploads. Thank you so much. Hello mga friends, ngayon po, maraming ways yung spray gun kung bakit gamit ito sa salon. Okay, marami pa kasi hindi alam to eh. Okay, so ano nga ba ang gamit talaga ng spray gun? Given na yung sa pagkukulot, okay? Pero kung ipinashampoo, ay given na yung sa pag nagugupit ka. Pero kapag na pinashampoo mo na yung buhok ng customer, hindi mo na kailangan gumamit ng spray gun, okay? May mga cases kasi na nagugupit tayo na hindi natin pinapashampoo yung customer, lalo na dun sa mga salon na mumurahin lang yung mga haircut. Okay? Sa mga high-end kasi ng mga salon, nagra-range ng 250 to 300 something yung gupit nila doon. Kaya talaga, hindi sila logi kung may kasama silang mga free shampoo sa pag-haircut nila. Okay? Bakit nga ba kailangan i-shampoo? Okay? Maraming reason kung bakit kailangan i-shampoo yung buhok kung nagugupit tayo. Merong sabi na baka pag nagsombrero ka, nagtitwist yung hair, kaya kapag hindi mo babasain, hindi mo makukuha yung proper na paggugupit, yung tamang haircut, at saka yung tamang length ng puputuli ng mga buhok, which is proper way talaga yun, okay? Para talagang mapantay-pantay mo yung paggugupit ng buhok. Tama naman din yun, okay? Tapos, bakit kailang i-shampoo? Kasi kailangan na malinis yung hair. Actually ako, mostly, bago mag-shampoo yung... Pag ako kasi, mas maganda magpa-shampoo ka after ng gupit. Yung reason doon is para matanggal na yung mga buhok na mga dumidikit na pinagputulan sa'yo. Parang ayoko magpa-shampoo na gugupitan pa lang ako. Okay? Kasi parang ano, kung gugupitan pa lang ako, ipapa-shampoo ko na, edi may buhok pa rin na matitira ng mga nakukutol, di ba? Whereas kung after ka magpa-shampoo, mawawash yung mga buhok na mga nakasiksik dyan, sigurado na wala nang lalaglag sa mga damit mo. Yan lang naman ako. Pwede ka lang mag-spray ng ganito. At saka, sa mabilisan ng mga gupit, spray lang talaga yung mga kinakailangan. May mga gupit na ngayon na dry cutting na lang. Meaning, parang ibublooder mo muna yung buhok bago mo siya gugupitan. May mga ganong mga nagugupit na ganon yung procedure nila. Bakit naman din ito ginagamit sa pagkukulay? At paano siya, bakit siya kailang gamitin sa pagkukulay? Okay. Sa pagkukulay naman po, ginagamit to mga 5 or mga 10 minutes bago ka magbanlaw. Imumulsify mo kasi dapat yung colors na nasa ulo mo. Bakit kailangan imumulsify? Okay. May mga buhok kasi or may mga tao kasi na mga super sensitive sa mga pang-color. Kahit kunti lang yung matira sa ulo nila,
minsan nagkakaroon ng something na it's either allergy or whatsoever. Basta meron silang parang nagsusugat yung anit nila o kaya nagkaka-flex sila, nangangati for no reason, basta nangangati lang siya. May mga ganun, kahit kunti lang kasi matitira sa anit sila, may mga ganun ng mga sensitive, okay? At saka yung mga sobra-sobra dito para hindi magbabakat, need mo emulsify yun para pag shampoo mo, mabilis na lang siya matanggal. Kasi minsan, kapag nandun na sa shampoohan, minsan mahirap na alisin yun eh. Kaya kinakailangan na isprayan mo yung buhok, tapos may gloves ka naman, tapos imamassage mo na siya para pag shampoo mo, talagang matatanggal na siya lahat, okay? Kailangan 5 or 10 minutes bago ka magbalaw, gagawin mo yun. Kasi na-develop na yung color nun. Hindi ka pwede mag-multify na hindi pa umapot ng 45 minutes o ng mga 30 to 35 minutes hanggang 40 minutes yung hair mo. Kasi may tendency na kulang pa yun sa pag-develop, okay? Magde-develop naman siya kahit i-multify mo na 5 minutes before ka magbanlaw or 5 to 10 minutes before ka magbanlaw. Given po talaga yon, okay? Lalo na yung mga itim-itim ng mga pinapakulay nila para walang bakat-bakat dito. Pero may color remover naman yan. Okay? Kaso mahal din yun. Siyempre, mag-expenses ka nun, eh, parang ilang pang color na rin yung mabibili mo nun, eh hindi ka naman nakikita dun eh. So, kung hindi ka magpipresyo ng mahal, huwag ka na lang gumamit ng color stain remover sa balat kasi mahal yun pagbibili mo. Okay, sa pag-rebond naman, tuwing kailan ba dapat 'tong ginagamit? Okay. Kapag nag-apply ka ng rebonding cream number 1, tapos pag supply mo magsasabit-sabit na siya, pwede mo siyang isprayan nito para mawala yung pagsasabit-sabit niya. Kasi hindi mo pagka-apply tapos magsasabit-sabit siya, babalawan mo kaagad, hindi magiging well done yung buhok mo nun. Okay? Meron pa, yung, ang tawag dito, pagkabalaw mo tapos 15 to 20 minutes, mag-check ka, gagamit ka nito. Pero, ingat ka. Kasi, kapag ginamitan mo na ng tubig, tapos hindi pa well done yung buhok, may tendency na mahirapan na siya mag-absorb sa kitiklang hair. So, pag ganun, parang magiging imposible na yung pag-react nun sa hair na para ma-straight, para ma-breaks na yung bonds, na para maging successful ang straight mo, okay? Kasi, ang pag-spray ng water sa rebonding cream number 1 is pwedeng makakalesen ng effectivity ng rebond. Hindi naman siya makakawala ng pagiging effectivity ng rebond, no? Cream number 1. Pero pwedeng mabawasan niya yung negative effect nun sa hair mo. Okay? O pwede mo rin itong gagamitin pag super kailangan na talaga sa buhok para maiwasan na hindi mag-rubberize. Okay? Tapos hindi pa kailangan balawan yung buhok. Kailangan mo ito, isprayan mo na lang, tapos suklayin mo para sumama sa suklay yung mga rebonding cream. So, malilisi na yung matitira sa hair mo. Upo, pwede mo siya i-continuous pagbabad. May mga ganun kasing procedure at saka technique sa pagre-rebond. So, kaya ginagamitan to. Yun yung reason kung bakit ginagamitan siya. Okay. Tubig lang po ba ang hinahalo sa pagre-rebond? Ako kasi mostly ay... Yes, most of the time, tubig lang yung ginagamit ko. Never pang nangyari na nag-mix ako ng conditioner dito kapag nagre-rebond ako. Never pa nangyari. Ang ginagawa ko, ini-sprayan ko, pag hindi kaya ng pang-spray, ina-apply ko na lang yung buhok ng Hairspa directly. Okay. Pero yung pinapadaan ko pa siya dito, hindi ko pa nangyayari yun. Pero sa relax noon, ginagamit ko siya. Okay. Sa pagre-relax talaga, napaka-useful nito pag nagre-relax ka ng buhok. Okay. Kasi kahit na matapang o hindi, or kahit na matibay yung buhok o hindi, kailangan mo pa rin talaga siya i-spray. Okay. Bakit? Okay. Kasi tumutulong siya para yung result ng relax o kaya ng straightening cream. Hindi na to sa rebond, no? Para hindi siya magpuputol-putol o kaya hindi mag-super dry. Okay. Habang ginagawa mo yung pag-relax ng buhok o yung pag-straight. Okay. Gumagamit lang ako nito ng water with Hairspa. Minimix ko siya.
eh, parang natunaw na i-scream yung mixture ko pag ano ako. Okay, para lumalabas pa dito yung ano, yung tawag dito yung hairs pa sa ano yung spray niya. So ini-spray ko sa buhok lalo na sa pag nag-relax kasi dati uso dating relax. Actually, lahat ng mga tao pumupunta sa salon, pag straight yung gusto nila, relax agad yung maiisip mo. Tapos, napakabilis kasi gagawin yung relax, tapos, mas napakabilis ang procedure niya. Kaso, kailangan mo maging expert doon kasi nakakalbo, nakakasugat ng anit. Kaya always talaga kailangan may ganito. Okay, tapos, yung pang-relax dati, bawal mapunta dito sa mga balat, okay, masagad sa anit kasi may tendency na magtubig yung anit or yung balat mo pag mapunta sa mga balat mo yon, okay? Hindi naman siya necessarily na pag napunta dun magtutubig na agad tapos yung tubig yun pag pumutok magsusugat na. Hindi naman nakakagad-agad magaganan. May tendency na after na nasa bahay ka na saka palang magtutubig yun, okay? Pero hindi naman talaga exactly na pag pumunta. Pero pag matagal tas hindi umaalis yun, may tendency mag-ganan. Kaya pag sumakit na yun, kailangan mo alalayan agad ng tubig. Isprehan mo para mawala yung sakit. Pag mag-relax ka, tapos mo, parang mahap di dito banda. Kailangan habulin mo agad ng spray yun para hindi na magkasugat yung anit mo. Okay. At kailangan talaga to din para hindi rin masunog yung buhok mo at hindi mag-regularize. Okay, kasi napakadelikado ng pang-relax na procedure. Pero ngayon kasi marami ng mga pang-relax na super good quality na siya. Okay ka, pero hindi pa rin mo ipakipagsapalaran dun sa hairstylist mo na hindi pa alam or may expert masyado yung relaxing procedure. Okay. Sana po may natutunan tayo dito sa vlog natin na ito at please don't forget to subscribe and click the bell button below para ulit po kayo maging notified every time na tayo mga uploads at sana maging expert kayo sa panonood ng aking mga vlog at sana malaking tulong sa inyo yung mga vlog ko. Thank you so much friends at kung gusto niyo sumuporta sa ating mga programa, meron po sa description box below kung paano kayo makatulong sa atin. Thank you so much and I love you everyone. Keep safe.